kasi abang kumukuha ako ng video sa ano, sa terminal nila, may lumapit na guwardiya. Kasi sabi sa akin, ano daw ginagawa. Sabi ko nagba-vlog ako. Sabi niya bawal daw. Pinicture niya. Binigay ko yung kinuha niya yung na pangalan ko. Binigay ko naman yung buong pangalan. Pagkatapos, siyempre, bakit ako matatakot? Wala naman akong ginagawang masa. Eh, bawal pala daw kasi private daw. Private company daw ang Victory Life. Binigay ko pati yung vlog ko na dalaw. Yung ano ko, vlog ko sa YouTube. Eh, siyempre, sabi ko, pakitignan na lang kung ano yung pupustod. Sabi ko, mag-vlog ako kasi naulan. Kasi pauwi ako ng probinsya. Eh, inaabutan ako ng malakas na ulan. Siyempre, puwer prueba na. Na nandito ako sa Cubao ngayon para mag-inquire. Para alam ko na kagad kung mura ba o mataas ng pamatay. Papunta ng Sampal. Eh, nako. Sabi ng gwardiya, next time, wag na daw mag-vlog. Magpaalam muna. Okay lang po kasi hindi ko naman alam yung policy nila. Kasi katawa-tati talaga, mayroong nangyari na may nag-vlog daw dyan sa Victory. Siguro siniraan sila, hindi ko alam. Balay ko ba sa sitwasyon nila? Bakit nag-vlog ba ako para manira dito? Nag-vlog ako para sa pang-araw-araw. Yun lang naman. Dito na pala ako saan? Sa tawag dito. Yung bagong cylinder na tinatayo. Malapit na ako matatayo sa kapila. Ayan. Aurora Boulevard na. Pauwi na ako ng project ko. Nag-inquire lang ako kasi mamaya. Bibili ako ng ticket. Hindi ko rin ipalit yung perang sira. My God. Ang sabi ng manager sa bangko kung dapat nang may account ako dun sa Metro Bank o kahit saan mang ano bago ka makapagpalit ng pera nila. Kaya naku, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung pera na sira na. Want to pa naman yung sira. Kaya ang hirap talaga pag punit-punit yung pera, hindi mo alam kung saan papalit. Kasi daw ang ginagawa niya yung bangko na yan, inaano nila, iniipon-ipon nila yung mga sirang pera bago daw nila i-submit sa bank control. Okay lang naman. Mahirap na maipilit ng sarili. Yun lang naman. Kaya maghahanap ako ng solusyon naman. Alam nga, nakakatawa dito. Kahit wala masyadong tao dahil pandemic, mahirap din magtiwala. Mababaglak, nagbablog ka pagkatapos biglang sinablog yung camera mo. Dito na ako saan, papunta na akong farmer. Ayan. Kaya ako hindi na iunang i-vlog yung sa bangko kasi mahirap din kasi ang ano doon yung mag-vlog eh, kasi may mga authorized lang kasi pwede mag-vlog dun sa banko. Kaya pinutol ko muna siya. Diba? Pinutol ko muna siya. Ay, ngayon pala ako nag-vlog na sa Victory Life. Tapos andito na ako sa farmers. Dito lang ako sa dito. Kaya ako dumakot lang kasi ang ayan, farmers na. Tatawid ako dun sa kabila. Sa Tuason. Pero medyo para na siya talaga ako doon kanina sa sita ng gwardiya sa atin. Hindi ko talaga expected na ano, bawal pala mag-vlog to. Loka. Iniisip ko tuloy na ano ba yan? Hindi ba? Parang kinukommercial mo na nga lang sila. Victory Liner. Bakit? Sitiraan ba sila? Hindi ginagawa ba silang kabalat ko dyan? Hindi ba? Hindi ako lang naman. Ayan na, malapit na ako. Kailangan mabilis kasi baka bigla na naman umpumos ang ulan. Natuwa lang naman kasi ako sa ulan kanina kasi parang iniisip ko na kung mahahapon na naman yan sa ako dito sa lakas ng ulan.
kaya ako binlog. Wala naman talaga akong time sana mag-vlog kanina kasi na wala na ako ng gana doon sa bank. Eh since na biglang bumusa ang ulan, ay ano ba yan? Parang nag-aantay ka lang. Ayan, batwaso na ako. Nakakalok. Yung para pa magbablog kapag biglang lalapit sa yung guwarte. Ay bawal yan. Panalo. Ayan. Ito yung building na ginagawa. Laki. Tapos dito kami namamalingkit pag umaga. Madaling araw. Nilalakad ito lang talaga to. Iikot ka lang naman. Mahirap kung umuulan. Tsaka pag umuulan naman malilim naman siya. Iikot ka lang dito sa may farmer's market. Hindi ka na mababasa. O, ito na yung ano. Isa pa yung mga halahala mo na yun. Ay, ito yung pelog dito sa kurbada ng so, dito sa may gilid ng farmers. Pag doon ka kasi dadaan, sobrang layo yan. Kaya dito ka magsishortcut ako kasi may mga jeep dyan. Ito na yung pinakamataas na call center dito sa Kupro. Kita mo yun. Ang dami lumalabas niyang pagmadaling araw. Kasi nagpuyat sila sa gabi. Mga paru-paro sa gabi. Yan, kanilang mga trabaho. May papasok na ako dito. Kasi dyan yung ano, sakay ng jeep. Pero sa kabila pa. Sakay ng jeep yung papuntang Tanay ng Rizal. Pero doon sa kabila pa, diretso na doon sa amin. Project pa. Iniisip ko talaga kanina yung sa Victory Line. Parang worried na worried yung gwardiya kanina na sitahin ako. Hindi ko alam. Nabawal i-vlog. Bakit kayo? Dahil marami silang mga pasahero. Hindi naman ganun siguro kasi kung sumusunod naman sila sa protocol. Saka may mga social distancing naman sila. Saka hindi ko naman ano yung pupukot ko yung ginagawa nila. Mag-vlog ako para sa sarili ko. Malapit na ako. Nasa permanent na ako. Nag-inquire kasi ako. Saglit lang kasi maingay. Bakit ako nag-inquire? Kasi ayaw kong maputol yung biyahe ko. At isa alam ko yung mga requirement. Kung saan ka bababa, kung ilang sakay ka, kung ano yung mga protocol nila. At isa alam, hindi ako mahihirapan. Kasi yung pabalik-balik ka kumuha ng mga requirement. Doon malapit na ako to ato. Ayan yung labas. Tuwaso na yung director ng project ko. Sa kabila. Tapos ang project ko. May jeep dyan. Kahit buhon sa building na nakulay orange, may jeep din yung project ko. Kasi usually yung mga jeep niya talaga. Parital yun yung mga napapark. Tatakbo ako. Ayan. Dito na ako sa kabila. Bandaroon pa yung jeep. Hinahabol ko pa naman yung oras. At least mga alas 3 siguro makaalis ako. Kasi pagdating ko sa Tambales gabi. Silakan ko lang sa gabi. Hindi ko na malapit na ako sa Maybelline.